Hello everyone, my name is Honey Leith. Welcome and welcome back to my channel. So pag-uusapan po natin ngayon about sa hand carry and check luggage natin. Ano-ano ba yung mga bawal ilagay sa hand carry and bawal ilagay sa check luggage? Alam niyo ba kung anong mangyayari kapag meron tayong mga bagay sa hand carry na hindi pala pwede? So in this video po, i-share ko sa inyo yung experience ko kung ano-ano ba yung mga bagay na hindi ko na nabit-bit during my travel dahil hindi pala pwede sa hand carry. So allowed po sa hand carry yung mga gadgets natin, laptop, cellphone, camera, power bank, jewelries, kung yung mga importanteng gamit, yun yung pwede natin ilagay sa hand carry. And also yung mga personal hygiene natin like facial cream, facial cleanser, yung mga alcohol, mga gel, or kung ano pa. So pwede din po yun as long as 100 ml lang yung size ng bottle or yung kalaki niya. For example, ganito. May alcohol tayo. So, i-check nyo po. I-check po natin yung ml niya kung gaano ba siya kadami or gaano kalaki yung bottle. So, kapag lagpas na po siya ng 100 ml. For example, 110 ml, 120 pataas, hindi na po siya pwede sa hand carry. So, anong mangyayari kapag yung alcohol natin ay 120 ml? Anong mangyayari? So, itatapon po natin sa basurahan. Kasi hindi na natin siya pwedeng dalhin during our travel. Hindi siya pwede sa plane kasi nga yung limit nila sa bottle size is 100 ml lang. So, hindi ibig sabihin na isang bottle lang. So, pwede tayo magdala ng mga tatlo or lima. Depende sa atin kung ilang mga cream ba dyan yung dadalhin natin as long as every bottle is 100 ml. Hindi na siya tataas pa. Maximum is 100 ml. So, better na i-check po natin lahat ng mga gamit natin before tayo mag-travel, bago tayo mag-impake. So, i-check muna natin yung mga gamit natin kung sa tingin natin ay pwede ba sa hand carry or pwede ba sa check luggage. So, na-experience ko nung nag-travel ako Davao to Manila, I think. Nagbit-bit ako ng, may dala akong deodo spray. Deo spray or deodorant spray. Na yung, alam niyo yung Nivea na deodorant spray. 150 ml ata yun or 100 ml. I'm not sure. Basta, yun yung pinakuha ng security na hindi pala siya pwede sa hand carry. Sayang kasi bago pa yun eh, bagong bili pa lang. Tapos ayun ang mangyayari, itatapon lang. So iwasan natin mangyari yun na may maitapon tayong mga gamit during our travel. So I am not sure kung dahil ba sobra sa 100 ml yung deodorant spray na yun. Pero I think yung deodorant spray is flammable. Kaya possible na hindi siya pwede talaga sa hand carry. So, yung mga gamit natin na sobra sa 100 ml, yung mga malalaking lotion, malalaking facial cream, or malaking alcohol, and then meron tayong mga deodorant spray. So, doon po natin yun ilagay sa check luggage natin, sa mga maleta natin na malaki. And then, actually, nangyari din ulit sa akin, domestic flight Cebu to Davao. Kasi akala ko na kapag domestic flight lang is okay lang yung 150 ml ng mga cream or kung ano pang liquid bottle. Akala ko pwede pang mapakiusapan. So sa Cebu, hindi talaga pwede. Kasi that time nagdala ko ng Cetaphil na facial cleanser. Hindi ko napansin siguro na 150 ml pala siya. So, ayun nga, bago pa yon, bagong bili pa. Anong nangyari sa 150 ml na Cetaphil facial cleanser?
naitapon sa basurahan kasi hindi siya pwede sa hand carry dahil nga lagpas siya ng 100 ml. Sayang, 'di ba? Nangyayari kasi yung screening ng hand carry kapag papasok na tayo or pupunta na tayo sa boarding gate. So, 'di ba, first natin gagawin sa airport is mag-check-in. I-check-in natin yung mga bagahe natin. And yung may iwan is yung hand carry na lang. And then, after natin sa check-in, pupunta na tayo sa boarding gate. And then, before po tayo makakapasok sa boarding gate, doon na mag-screening or inspection ng hand carry natin. So, hindi lang hand carry, hindi lang mga bag natin ang i-check. I-check din nila yung mga sapatos, ilagay din natin siya sa parang plastic na tray, ilagay natin yung sapatos natin doon, yung belt natin, yung relo, ilalagay din natin doon sa tawag nyo, tray para sa screening. So, wala talaga dapat na ilagay dito sa katawan natin except sa ating damit. Damit at pantalon, walang problema. Basta yung mga relo, belt, tsaka sapatos, dapat kasama siya sa screening. And also yung hand carry natin ng mga bagahe or mga bag. So, doon na makikita nila kung may mga malalaking bottle tayo, may mga matutulis na mga gamit tayo doon. So, hindi yun pwede sa hand carry. Yung mga gamit na pwedeng panaksak or yung mga gamit na parang parang delikado, mga ganon, mga flammable, ganon, hindi siya pwede sa hand carry. So, doon nila makikita sa screening. Doon before tayo makakapasok sa boarding gate. And doon sa nakita ko, napansin ko doon sa Cebu Airport, meron sila doon sa screening area nila sa dulo. Makikita nyo doon malalaking basurahan. Kasi kapag may mga gamit na hindi pwede sa hand carry, diretso sa basurahan, of course. So ayun nga, 'di ba? Sayang siya, kaya bago tayo mag-travel, i-check po talaga natin yung mga gamit natin para hindi siya masayang in the end. Mabit-bit natin sila hanggang sa destination natin kung saan man tayo pupunta. So, ayun nga, huwag niyong kalimutan na yung mga importanteng gamit niyo like jewelry, mga laptop, mga cellphone, pera. So, sa hand carry po natin yun ilagay. Kasi, possible na maano siya sa check baggage, masira, mabasag, or kung ano pa. Diba? Kasi alam niyo yun kapag naka-check baggage, hindi siya ganun ka-safe talaga. Pwedeng mabasag or masira kasi ita-transfer nila yun eh. Diba? And also, yung ano natin, yung mga documents, mga importanteng documents, i-hand carry din natin. Diba? For safety purposes, yung mga importanteng gamit natin, i-hand carry natin. So, sa checked baggage naman, bawal po yung mga sasabog na mga gamit. And then, bawal yung power bank sa loob ng checked luggage natin. So, kung may power bank tayo, ilagay po natin yan sa hand carry. Pwede po yun. So, gagawa ako ng video kung gaano ba kabigat or gaano ba kalaki dapat yung hand carry and yung checked luggage. So, abangan nyo po yung video na yun. And bago po tayo mag-travel, for example, international, magtuturist tayo sa ibang bansa, check po natin talaga first sa mga airlines kung ano-ano ba yung mga bagay na hindi pwedeng dalhin sa country na yon. Kasi in every country, iba-iba yung custom policy. So, for example na lang, kasi na-experience ko din sa Maldives, from Mali Airport, transfer kami sa private island, yung Baatol Island ba yun? Hindi ko sure kung tama ba Baatol Island. So, from Mali Airport to Baatol, actually, domestic flight yun siya. Transfer lang kami sa private island. So, ang nangyari, nakakatawa kasi sa security area, tinanong ako kung meron daw bang, do you have an alcohol in your luggage? And sabi ko, yes, I have an alcohol. Kasi that time is, pandemic time. 2020, di ba? Very, ano pa ang pandemic nun? Sobrang lakas pa ng pandemic nun. May dala ako na malaking alcohol.
So, nag-ano sila, nagtinginan na ano ako, parang nagulat din ako kung bakit sila nagtitinginan and then nag-uusap. Kasi nga sinabi ko na, yes, I have an alcohol in my luggage. Proud na proud pa ako. Kasi yung main ko naman ng alcohol is yung disinfectant na alcohol. And yung main naman nila pala is yung alak. Kung meron ba akong dalang alak. Kasi bawal pala yun doon sa kapag mag, ano tayo, kapag mag transfer to private island, bawal magdala ng alak. So, ayun nga. Pagtingin nila sa luggage ko, disinfectant alcohol pala. Nagtawanan sila lahat. And then also, for example, gusto nyo magdala ng pagkain sa iba't ibang country, kung saan man kayo pupunta, gusto nyo magbitbit ng mga pagkain or kung ano pa, check nyo po talaga muna kung ano ba yung custom policy ng destination nyo. Kasi dito sa Germany, I think meron silang policy dito na hindi pwedeng dalhin, hindi pwedeng magdala ng ganong product or kung ano pa. So, better check niyo po talaga muna para hindi tayo magka-problema during our travel. And sana may mag-share dito ng experience nila kung nakapagdala na ba sila ng mga pagkain sa iba't ibang bansa. Paano niyo ba ginawa yun? Paano niyo siya, ang tawag nun? Paano yung packing niyo sa pagkain na yun para hindi siya masira sa pagdala dito. Kasi hindi ko pa na-experience talaga yung magdala ng mga pagkain. Diba? I think, kasi I remember yung auntie ko, nagbitbit siya ng, I think, hindi ko alam, basta ano siya, ready-made na siya, parang ready to eat na siya na pagkain. I think pork yun with bagoong. And then hindi ko alam kung anong ginawa niya, basta may ano kasi siya, may kaibigan siya na nag-request. And then, yung travel niya is from Philippines to Saudi ata. Di ba bawal yung pork? Kaya, hindi ko alam kung anong ginawa nila. Kasi, sa pagkakaalam ko, bawal yung pork sa Middle East. Di ba? So, sana may mga mag-share na experiences nila kung nakapagbitbit din ba sila ng mga pagkain to other country. So, i-share niyo po dito, please, kasi gusto kong malaman talaga kung paano ginawa niyo. Kung pwede ba. So, please, i-share niyo po yung experiences niyo. So, ayun nga, dahil iba't iba po yung policy every airlines. So, bago tayo mag-travel, i-check po talaga muna natin. Search natin kung ano-ano ba yung mga hindi pwedeng dalhin. Hindi pwede sa plane, hindi pwede sa hand carry, hindi pwede sa checked luggage. So, i-check po talaga natin yon para aware tayo and then hindi walang mangyaring inconvenience sa travel natin. So kapag may mga questions po kayo, may clarifications kayo, please i-comment niyo lang po and don't forget to subscribe and like this video. Thank you po for watching. Bye-bye.